Ayan o, parang putik yung lupa niya. Ingat lang. Yung kukunin ko. Oops. Ayan siya. Magandang araw sa lahat. May adlaw sa tanan. Nagbarajaw na adlaw sa inyo ng hurot, mga kaindig, mga kadodong. So ngayon, intro muna ako. Pupunta po ako ng palengke. Maghahanap ako ng paso na kahit mumurahin lang po kasi iriripat ko po yung binili ko kalateya. Nakita ko kasi yung lupa, papalitan ko. So, diretso na tayo sa propagation. Paparamihin na lang po natin. Tara po, samahan niyo ako. Hindi, mga kadudong, nakauwi na ako. Hapon na po, kanina umaga pa ako ng malengke. Eto na yung nabili kong paso. Bumili lang ako ng mga ilan ba nabili ko? Bali, 8 peraso na binili ko. Kasi ilan lang naman yung ipapaso natin eh. Bibili na lang ako pag mairiripat ulit ako. So, tapos ito yung tatlong paso. Pinagtamnan ko na Queen of the Night. Kung narinig nyo po yung Queen of the Night, pinature pa kay Jessica Soho na bubulaklaklak po siya tuwing gabi. Namamatay pag na umaga. Tapos once a year lang po mamulaklak. Ayan po, nabili ko lang po na murang-mura yan sa palengke. May video po ako niyan, panoorin niyo. So mga kaindi, mga kadudong, ito yung iriripat natin. Tapos paparamihin na rin natin, propagate na rin natin. Kalatea pectorata. So, pisako. Kasi kung nakikita niyo yung lupa nung binili ko, ayan o. Masyado malapot yung lupa, ayan o. So, gagawin ko siguro. Napapansin ko pag bumibili ako kalateya, parang ganito yung lupang ginagamit nila, malapot. Ayan o, parang putik yung lupa niya. Muna dito kasi malilim. Umuulan kasi lagi. Doon taman na nakalagay, nilipat ko sila dito. Pansamantala lang. Kasi napapansin niyo yung lupa, parang putik. Pag naulanan siya doon banda, naipon yung tubig, parang siyang nalulunod. So, ayan yung lupa niya o. Parang kinuha lang sa gilid. Yan o, mabato pa o. Parang parang kanal. Linisin lang natin. Alisin ko na yung lupa, papalitan ko ng bago. Nakikita nyo may bagong suhi. Tapos ito, bagong dahon to. Ayan na, nakadikit pa.
Ito suhi rin to. Hindi ko, ayan, may mga plastic pa, oh. Yan, oh. Ganyan po yan. Pag bibili tayo ng halaman, din natin alam yung ginagamit nila ng lupa. Ayan, napatid yung mga ugat. Ingatan ko. Siguro, anuhin ko ng tubig para makita ko yung hati-hatiin ko. Kita ko lang ng tubig. Wala kaming tubig ngayon, kaya wala agos yung hose. Naayos din yung ano namin. Ako ba? Hindi ko alam. Kaya ganito lang. Hindi ko kasi makita. Butik, oh. Kung napapansin nyo, yung ilalim po ng mga kalateya natin, ganito, akala mo may mga gabi. Sa kanya, oh, tingnan nyo po, oh, bulok na, oh. Yan, bulok po yan. Mabaho po yan. Kasi yung lupa na ginamit, maputik, parang naano siya, eh. Kasi yan, oh, may mga basura pa. Umano na yung ugat. Yan, oh, may parang siyang ano sa ilalim. So, linisin ko na lang. Ayan po, oh, kung nakikita nyo, may mga, ano pa ng tela. Yan, mga plastic. Kaya pag ano, pag bumila ako ng halaman, talaga nire-repot ko siya. Tinitingnan ko talaga yung ilalim. Kaya palitan ko ng lupa. Kasi, akala mo matino sa labas, sa ilalim. Lagi pong nangyayari sa akin yung pag bumila ako ng halaman. Okay. Ito na, nilinis na natin konti. Inalis ko lang yung mga hindi ka nais-nais. Ayun, may mga plastic pa. Ano po. Tingnan ko kung paano ko siya hati-hatiin. Ayan, ganito po ako mag-ano ng ano. Ganito. Simulan ko sa ilalim. Para siyang ano, ayan, oh. Kumakita, eh. So, paano bang gawin ko dito? Ayan, mga kainde, ito magkakaroon pa ng usli ito. Yan, may bulati pa, oh. Ayan, oh, sinasabi ko sa inyo. Kaya nililinis ko yan, eh. Yan, may bulati, oh. Hinahinay lang, hiwari-hulay. Hinahinay lang, napapatid kasi. Kung ba naawa ko sa lang pag napatid yung mga ugat. Dito yung nasa ilalim. Ito yung nasa ilalim niya. Ayan siya, oh, nagkaroon ng usli. Kaso nabulok. Ito po, magkakausli po to. Kasi yan, buhay na buhay sa ilalim. Tatayin ko yan ng bukod. Nakikita nyo, yung tinanggal ko na yon, ganyan lang, oh, dyan lang siya nanggaling. So, hati-hatiin ko to. Ito, mabubukod ko to. Tingnan lang natin yung ugat. Ayan yung ugat niya. Ito, kailangan kasama yan sa napatid. Dito. Ito yung putol niya dito dapat. Ingat lang. Kasi may katabi siya, oh. Baka masugatan. Ayan siya, makadudumang kain dahil meron siyang ugat konti, isa. So, alisin lang natin ito, nabubulok na ito. Maingat lang ako kasi baka maano. Maingat lang. Yung kukunin ko. Oops. Ayan siya, pangalawa. Ito, marami ka pang matanim nito, oh. Kailangan lang to. Tiin ko na yung gitna nito. Sukin lang. My God. Ayoko ng pakialaman. Kasi ito yung magiging mother plant ko. Ito. Bali, apat. Lima pala. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kasi ito, buhay na buhay, oh. Malamang magkakaroon pa ng usli ito. Tatanim ko to. Alisin ko na lang itong mga nabubulok na ito. Ayun, nabubulok ito. Linis lang. Ayun, may bulati, oh. Kaya kailangan pag bumili kayo ng halaman, pag napahinga na konti yung halaman nyo, ripat nyo na agad. Yan ang bulate.
Alisin ko po yan. Ilalagay ko na lang ito sa taniman ko ng mga kulay. Tumaas yung lupa. So ito ano to? Compost. Ayan na siya. Compost po to. Alisin ko lang itong bunot nilagay ko. Compost po yan. Puro basura. Wala pong bulati to. Pero double check ko pa rin kung meron. Uchi! Ako ba yan? Ayan na naman siya. Ayan na naman siya. Ayan na naman siya. Ayan na naman siya. Pinailhan na to. Ito yung ginawa kong ano, rice hull na inuling. So, halo-haluin lang natin. Yung paghahalo ko dito, may kasamang piga. Halo-haluin lang. Maigi po yung katay yung gumagawa ng lupa natin dahil alam natin kung ano yung nakahalo. Ito, compost saka rice hull na carbonized rice hull. Meron naman ako dito, ika-carbonize ko pa itong ipan na ito. So, ito na mga kainday, mga katutong, nalobat po yung cellphone. So, ito tuloy na po natin. Ano ba? Ito. So, meron tayong nagawa dito. So ito, ipaglalagyan ako dito. Ano na? Ganito lang naman magtanim. Iman ko lang kasi pag diniligan po natin to, ang mangyayari yung lupa bababa. At siya medyo malalim yung ano ng ano niya. Ugat. Ganyan lang naman magtanim. Share ko lang pala. Yung pagpunta kong palengke, di ba nag-plantor na rin ako, may video ako niya, tapos bumili ako ng paso. Ito oh, photos po ata. Hindi ko sure. Sure nyo nga po, pakicomment ko anong pangalan nito. Hindi ako sure kung photos ba to. Basta nabili ko lang po siya sa halagang 50. Nasa ano ko po to, lahat po ng video ko sa dulo, may nilalagay akong 4 na video, pwede nyo pong panoorin. Kaya pwede, kung pwede lang po, pasuyo, please. Pwede nyo pong tapusin yung video ko sa dulo. May makikita kayo, pwede kayong pumili ko. Kung anong gusto nyo panoorin doon, meron po. Ilalagay ko po sa dulo yon. Tapos ito, mga halaman ko po na to. Ito, nabili ko naman po to. Ito, nagplantor po ako. Saan ba ako nagplantor? Ah, galing po ako nagpa-check. Ah, pumunta po ako ng ano, may appointment po ako sa tawag ito, internal medicine po, sa internal na espesyalista. Tapos sa tapat po no, nandun po yung ano, halamanan. Doon ko po ito binili. May video rin po ako nun. Doon ko po ito nabili siya. So ayan, isipin nyo nabili ko lang po ito ng 150. Tapos ngayon magkakaroon ako ng limang puno. Ito yung magiging mother plant ko kasi ang daming usliya. Gagawin ko mother plant ko. Kasi minsan po may mga bumibili. Yan, pag yumabong yan, yan ang ibibenta ko. Kasi wala naman po sa ano ko magbenta eh. Minsan, alam nyo na, hindi ko mapaghindian rin. Dito konsensya ko, babayaran naman daw eh. Babayaran naman daw at ayaw ko daw. Kaya hinahandaan ko po yung mga ano ko dyan. Mga masugid kong tagabili. Ayan, tatlong to pwede ko ito ibenta. Tapos ito yung pinaka mother plant ko. Tapos ito, itanim ko lang po ito kung saan. Ano, huwag natin kalimutan diligan. Tapos lalagay lang po natin siya sa ano, indirect sunlight. Ganun naman po ginagawa natin pag bagong tanim yung halaman. Indirect lang po. Hindi ko siya nilalagay sa direct na araw. Nasa lilim siya, pero yung, alam niyo yung ano ng init ng araw. Yung aliwalas ng araw. Basta yun, indirect sunlight po. Hirap i-explain ang indirect sunlight. Hindi nakarekta sa araw. Pero nakukuha nila yung init niya. So, ito matatapos na po. So, mga kadudong mga kainday, salamat po ha. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Tapos pindutin lagi si notification bell para updating kayo sa next video ko. So, nilinisin ko na to. Thank you po.